Hi Fire Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw, Feb 19. This is for you, this is for you. The search. Feeling lost, confused, lonely. So, ayan. Feeling nyo, kahit ang dami-dami nyong kasama ngayong araw, Fire Signs, feeling nyo nag-iisa kayo. Ang lungkot-lungkot. Ito, may confusion kayong nararamdaman. So, about ba to saan? Sa sarili nyo ba? Sa trabaho nyo? Or sa love life nyo? Naguguluhan na kayo kung ano ba talaga? Saan ba kayo lulugar? Hindi mo pa natatagpuan kung, alam mo yun, kung saan ka ba talaga belong. Feeling mo lahat ng pinupuntahan mo, lahat ng taong nakapaligid sa'yo ay hindi sa'yo. Feeling lost. Feeling mo nasa isang kawalan ka. So, yung iba sa inyo medyo, ano ba, para siguro ito yung time nyo para magmuni-muni, para maglungkot-lungkutan. Hindi ko naman sinasabi na lungkot-lungkutan lang yan or nagdadrama lang kayo. Pero alam mo yun, parang weekend is your time para damhin yung mga nararamdaman mo. Diba? Kasi yung iba sa inyo, talagang iniiwan nyo sa bahay, yung mga problems nyo. So ngayon, baka marami sa inyo, nasa house lang kayo, nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga kama lang kayo ngayon. So yan yung naiisip nyo. Para bang there is a hole in your heart na parang hindi mapunan ng kahit sino. Ewan ko ba, bakit yun yung nafe-feel ko para sa'yo ngayong araw. Fire Signs. So, tignan pa natin kung ano yung mensahe sa'yo regarding your finances. Pagdating po sa finances ni Fire Signs Spirit Guide, ano po ang ating mensahe? Okay. So, okay, yung iba sa inyo. Kasi dito, meron kayong lonely. So, feeling nyo siguro pagdating sa inyong finances, kayo lang sa mga kunwari, gastusing bahay, kayo lang lagi yung sumasagot, parang wala kayong katuwang. Siguro yung ba nga sa inyo, meron kayong asawa, pero feeling nyo naman nag-iisa kayo kasi naman pasan nyo lahat ng gastusin sa bahay nyo. Tingnan natin, pagdating sa iyong finances, pagdating po sa finances, meron tayo dito ang Queen of Wands. Okay, so marami nga sa inyo, kayo yung breadwinner, kayo talaga yung gumagastos para sa inyong family. Pero nakikita ko naman dito na hindi mo naman pinapabayaan yung sarili mo, Fire Signs. Kasi siguro, depende na rin yan sa trabaho nyo. Baka kasi yung trabaho nyo, yung kailangan nyo pang mag-makeup, pag pumasok, ganyan. Diba? Meron tayo ditong 4 of 1. So, nakikita ko naman dito, kayang-kaya mong i-provide yung pangangailangan ng family mo. Siguro medyo kinakapos, pero alam mo yun, solid pa naman. Ibig sabihin, kayang-kaya mo pa talaga. Kaya lang kasi nakikita ko din dito na siguro galante ka pagdating sa family mo. Kaya yung iba sa inyo, medyo wala kayong naiipon or hindi medyo, baka wala talaga kayong naiipon. As in talagang parang palabas lahat ng pera mo. Pero do not worry kasi maaaring may magbigay sa'yo ngayon or sa next 6 days. Or in 6 days, maaaring may magbigay sa'yo ng tulong, ng pera. Fire Signs. Ayan, may basta may mga paparating na blessings para sa'yo. So, maaaring manggaling to sa isang family member. Oo. Or sa mga kaibigan mo. Basta may magbibigay sa'yo, may blessings na paparating regarding your finances. Oh, more on pera to, hindi in kind yung ibibigay ng taong to. So, just be confident and alamin mo talaga kung ano ba yung mga pangangailangan nyo. Hinto mo muna yung ano, kung nagbibigay ka ng luho sa ibang tao or sa ibang family members mo, Fire Signs, medyo ihinto mo muna yon and mag-focus ka sa pagsisave o kaya naman sa paggawa ng assets para mas tuloy-tuloy yung daloy ng pera. So, yung iba siguro sa inyo, okay. Yung iba, meron kayong loading business. Di ko alam kung dealer ba kayo, retailer, basta mga ganon. So, parang yun yung isa sa negosyo nyo. Isa sa pinagkakaabalahan nyo.
So, kahit barya-barya yung kita dyan, pag naipon, talaga namang nakakatulong sa family nyo. Okay, so yun yung sinasabi ko na asset, di ba? Di ba? Ginawa yung asset, yung phone nyo. Instead na liability lang siya na lagi nyo lang niloloadan, di ba? So, ngayon, ayun, yung iba sa inyo, yun yung naisip nyo. Yung iba naman po sa inyo, maaring ito, pundasyon kasi to. So, yung iba po, maaring ang pinagkakagastos sa inyo kasi is pagpapatayo ng bahay, pagpaparenovate, pagpapaganda ng bahay. Mm-mm. Hindi ko alam kung meron dito magpapahouse blessings. So, ayan, baka isa din yan sa pagkakagastosan mo. So, siguro, ano, tansyahin mo lang talaga kung magkano ba dapat yung ilabas mo dyan. Tignan naman natin pagdating sa iyong career. Pagdating po sa career ni Fire Signs. O, iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng anxiety. Oo, parang feeling pressured din kayo pagdating sa trabaho. So, tignan pa natin pagdating sa iyong sa iyong career. Meron tayo ditong The Devil. Meron tayo ditong Ten of Pentacles. Iba sa inyo, addicted kayo sa pagtatrabaho. I mean, talagang kung trabaho, trabaho lang. Fire signs. Kaya lang kasi meron akong nakikita dito na parang nagpapagulo ng isipan mo. Meron taong gustong kausapin ka pero nilalabanan niya. O kaya naman baka ikaw to nilalabanan mo. Ayaw mo munang kausapin yung taong to. Maaring ito ay workmates mo, co-worker mo. Masyado ka nang yung iba sa inyo medyo... ano ba yung tawag dito? Basta, parang nai-stress din kayo sa taong yun and also feeling nyo kinokontrol kayo masyado. Yung toxic yung person na ito. Diba? Parang gusto niya, oh. Parang gusto lagi siya yung nasusunod. Parang laging galit pagdating sa inyo. Pero actually, kailangan nyo lang naman mag-usap. Maring merong understanding dyan sa inyong trabaho. Kaya lang kasi mukhang merong ayaw makipag-usap sa'yo. Or maybe ikaw to, ayaw mo nga kausapin yung taong to. So, eto yon, the Emperor. So, medyo naapektuhan na yung trabaho nyo. Kaya lang kasi, syempre, kailangan mong mag-focus. Okay? So, ano ba? Feeling lost ka ba pagdating sa trabaho mo? Feeling mo wala kang... kakampi dyan. Yung iba sa inyo, yun yung nafe-feel nyo. Feeling confused kayo, bakit ganun? Bakit ganun yung treatment nila sa akin? Bakit ganito yung nangyayari? Ang dami-dami mong tanong. Diba? Pero kasi kailangan mong magtyaga dyan dahil yan yung pumubuhay sa inyo ngayon, fire signs. Diba? Yan o, baka may matanggap kang bonus pagdating sa trabaho. So, galingan mo pa lalo pagdating sa iyong pagtatrabaho. Yung iba naman po sa inyo is very challenge kayo pagdating sa trabaho. Hindi ko alam kung meron kayong hinihintay dito. May nangako yata sa inyo na tutulungan kayo pagdating sa trabaho pero hanggang ngayon wala pa rin. So, ang sinasabi lang naman sa iyo dito kasi is ikaw na yung maghanap ng trabaho mo. Huwag mong iasa dun sa nagsabi sa iyo kasi hindi mo alam, baka pinapaasa ka lang nun. Fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. So, yan o. Ikaw na yung mismo yung maghanap. Kasi kayang-kaya mo naman. Ayun o, this is the time din para mag-invest ka. So, sabi ko nga sa inyo, yung mga liabilities nyo, gawin yung assets yan. Or assets talaga, yung i-invest nyo. Yung kumikita, yung tuloy-tuloy. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman kailangan mag-business na 100,000 kagad yung gagastusin nyo. Diba? Lalo na kung wala naman kayong ganung kalaking pera. So, ang gawin nyo kasi, sabi ko nga sa inyo, 500 pesos, makakapag-business na kayo. Kahit simple lang, basta ang mahalaga kasi is tuloy-tuloy yung pasok ng pera sa inyo. Kahit, ano yan, kahit maliit yan, basta tuloy-tuloy, di ba? Chinese thinking. Ganun yung mga Chinese, di ba? Kahit palugi. I mean, kahit piso-piso lang yung kinikita nila kada, kunwari, sa isang bagay na to. Diba? Sa isang binebenta nila, kahit piso-piso lang yung tinutubo nila, okay lang sa kanila yun. Basta tuloy-tuloy. Kesa naman ma-stack sa kanila yan, diba? So, dapat ganun yung thinking natin. Para, diba, maging inspired tayo at para makaipon din tayo. Tsaka yun, huwag maging masyadong mapili pagdating sa pagkain.
So, tignan pa natin pagdating naman sa iyong love life. You know, very challenge kayo ngayong araw pagdating sa inyong trabaho. Kasi hindi naman lahat. Yung iba nasa bahay pero feeling lost. Feeling nyo hindi kayo belong dyan. Meron naman nasa trabaho ngayon. Yun din yung nafe-feel nyo ngayong araw. Parang hindi kayo belong dito sa trabaho nyo. Iba sa inyo, baka nagbabalak na kayong lumipat. Tignan natin. Para nakikita ko kasi, isa kang asset sa inyong company. Fire signs. Kaya siguro ayaw ka rin, ano, parang may pumipigil sa'yo dito, oh. Diba? Release your ex. Kahapon pa to sinasabi sa inyo. Release your ex. True love. Ayan, matatagpuan mo yung true love mo. Fire signs kapag nirelease, pag naka-move on, pag nag-heal na totally yung iyong mga sugat. Tignan pa natin. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? Four fire signs. So, para nga po pala sa mga magpapa-reading, may bayad po yung private reading natin, okay? So, i-message na lang po ako sa aking Facebook page, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Makikita nyo po yung link nun sa ibaba, sa description box. Or i-type nyo na lang Tarot Intentions by Aliana Reyes. You deserve love. You are lovable. Diba? Yung iba sa inyo, feeling nyo wala nang magmamahal sa inyo. Feeling nyo yung taong si ex nyo lang yung ano, magmamahal sa inyo. Time apart from your partner is on the horizon. So, ayan, medyo, hindi medyo. Yung iba sa inyo, medyo malayo pa kayo sa true love nyo. Okay, so hindi pa kayo nag-meet, hindi pa, iba sa inyo, hindi pa nag-cross yung landas nyo. Pero yung iba naman po kasi, malayo lang talaga kayo, maaring LDR relationship ito. So, tignan pa natin para sa mga single kung ano yung paparating. Para sa mga single, ano yung paparating? Para po sa mga single. So, meron tayo ditong The Dream. Six of Cups. Okay, so ngayon, inaalala mo pa talaga yung person mo. Naaalala mo pa siya. Namimiss mo yung mga ginagawa nyo before. This is Six of Cups. Hindi ka pa rin talaga nakaka-move on. So, iba sa inyo madalas napapaginipan nyo. So, nako-confuse kayo dito sa nararamdaman nyo. Hindi nyo alam kung naka-move on na ba kayo or mahal nyo pa rin yung taong to. Pero mas mataas yung nakikita ko dito na mahal nyo pa yung taong yun pero gusto nyo nang mag-move on. So, kaya nako-confuse kayo. Hindi nyo alam kung ano ba yung pipiliin nyo. Ano bang path yung dapat mong sundin or dapat mong daanan. So, tingnan naman natin para sa mga in a relationship. So, ngayon, madaming flashbacks. Basta, yun yung wholeness. Ay, hindi. Yun yung whole na nararamdaman mo sa puso mo. Diba sabi ko sa inyo kanina, parang butas yung puso mo. Ganun, parang may hole. Ganun. Ito yun. Kasi may namimiss ka dito. You are longing for someone. Tignan naman natin. Parang sinasabi mo na bumalik ka na. Kasi pag bumalik ka, iba dapat yung nangyayari ngayon eh kung nandito ka. 'Di ba? Hindi dapat ganito yung nararamdaman ko. Ngayon talaga malungkot yung iba sa inyo. Pero not all naman. Hindi naman lahat ng fire signs ay malungkot ngayon. Tignan naman natin para sa mga in a relationship. Spirit guide. Okay, masyadong madami. Spirit guide. Meron tayo ditong inner voice, the master. Spirit guide, ano pa po? Wait lang po, kuhanin ko lang. Okay, this is King of Swords. So, meron po sa inyo dito, medyo nagpapatalinuhan kayo nitong person mo. Hindi ko alam kung sino tong ayaw umamin. Pero may nagpipigil dito ng feelings. Kaya meron ditong confuse.
meron dito nalulungkot. Kasi parang, alam mo yun, mahal ka ng person mo eh, pero hindi mo nararamdaman. Alam mo lang, pero hindi mo nafe-feel. O kaya naman, nafe-feel mo, pero hindi naman niya pinaparamdam. I mean, ano ba yan? Ang gulo. Ano yun, ramdam mo, pero hindi naman niya sinasabi. Parang ganon. So, parang medyo nagkakaroon ng coldness yung puso mo dito. Fire signs. Oo. Follow your intuition, your gut feeling. Ano ba yung nararamdaman mo dito? Kasi yung person mo, magaling talaga to. Hindi ko alam kung ano tong pagdududa na nararamdaman mo. Basta, ang alam mo lang dito, you know na you deserve love. Mm-mm. Ewan ko, nakikita ko talaga dito napakatalino ng person mo. Hindi ko alam kung more on business ba yung inaatupag niya ngayon, na nawawalan siya ng time sa'yo, ganyan. Basta pag-usapan nyo na lang yan, kung ano man yung gumugulo sa isipan mo. Kasi ito, confused ka talaga. Hindi mo alam may patutunguhan ba yung relationship nyo. Kasi yun nga, feeling lonely ka. Feeling mo talaga nag-iisa ka. Meron kang karelasyon pero hindi mo naman nakakasama. Hindi mo naman nararamdaman yung sinasabi niyang mahal ka daw niya. Parang ganun. Para naman po sa mga married, meron tayo ditong harmony. Diba maganda? Para sa mga married, ano pa po, spirit guide. Para po sa mga married na fire signs, meron tayo ditong transformation. Okay yung iba sa inyo, kung nagpaparenovate nga yata kayo ng bahay. Kaya lang ito, may parang may away na mangyayari sa loob ng bahay nyo. Okay, di ko alam kung sino tong tatamad-tamad na to. Parang naiinis ka na, fire signs, kasi hindi kumikilos. Para bang hari-harian pag nasa bahay. Ayan, so maaari naman na ikaw to ngayon. So kailangan mo kasing mag-relax, lalong-lalo na kung ikaw yung breadwinner dyan sa bahay nyo. Pero nakikita ko naman, maganda naman siya. Kaya lang kasi, kailangan ng pagbabago dito. Okay, meron dito sa sabog, merong magagalit ngayong araw. Alam mo yung nagbubunga nga, ganun. Hindi ko alam kung ikaw, nanay mo ba, or asawa mo. So ayan, maging masipag. Fire signs, o kung sino man tong taong tatamad-tamad na to ngayong araw. Ayan, mukhang masisermonan siya. Yun yung nakikita ko pagdating sa loob ng bahay nyo. Mm-mm. Pagdating sa ano, wala naman ako nakikita pag ano, sa kabuhayan nyo. Maganda naman kasi. Okay, and contento naman kayo. Yun yung nakikita ko dito. Kailangan nyo na lang talagang alagaan, lalo na kayong mag-asawa. Mm-mm. Kailangan nyo na lang alagaan yung inyong mga resources. So siguro ngayong araw, enjoy lang kayong mag-asawa, nood ng TV, nood ng movie, ng Netflix, with your children, yun. Oo, siguro meron kayong kailangan i-break na pattern dito sa family nyo. Yung iba merong ano, generational curse na tinatawag. Hindi ko alam kung ikaw yung nag-break nun. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Kasi yung iba dito, parang ganito, example lang. Lola mo, nanay mo, mga tita mo, kunwari ganun, is nag-aasawa muna sila, I mean, nagli-live-in muna sila bago magpakasal. So, di ba parang sinasabi, ay, nasa lahi na nila yon, ganun. O kaya naman, tuwing, ano, 19 years old kayo nabubuntis, ganyan. So, parang, kunwari, single mom kayo lahat, ganun. Or lahat ng, marami sa family nyo, single mom, ganun. Sabi ko nga, lola mo, nanay mo, mga tita mo. So, parang ikaw dito, ikaw yung nag-break ng pattern dito. So, siguro yung iba sa inyo, nagpakasal muna kayo bago magkaroon ng anak. So, madaming natutuwa sa'yo. Lalong-lalo na syempre yung mother mo, kasi parang sinabi niya na hindi ka gumaya sa kanya. Ewan ko ba, ano ba yan? Bakit ko ba nasasabi yung mga ganyan? Ewan ko lang, bigla lang talagang, ano, pumasok sa intuition ko. Yun. So, ayan lang po yung mensahe sa'yo, fire sign. So, kung ano man itong hinahanap mo, baka nawawala yung suklay nyo, hindi mo mahanap, nail cutter. Ayan. So, hilong-hilo ka na. Pahinga ka na lang muna.
Okay, huwag mong masyadong intindihin yung mga stress na nasa paligid mo. Diba? Calm yourself. Inhale, exhale kung kinakailangan. So, yan lang po. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Enjoy the rest of your day. God bless you and the more blessings to come. Bye-bye!